na bahagi ng Tagum City Historical and Cultural Center. Maganda na yung pag-renovate, pwede na siyang pasyalan. Itong Oktobre ay sinicelebrate or ginugunita po natin ang Women Breast Cancer Awareness. So, ito po yung trade center po namin, mga paps. Ililibot ko kayo. So sa loob ay mostly makikita nyo mga binibentang halaman. So kitang-kita nyo po ang laki po ng pink na kalabaw. O ang Gaysano Mall sa Tagum City, mga paps. Makakalabas nga ako ng bahay. Mataas na po yung 2.5 hours. Kung susulitin 3 hours, uwi agad. Marami tayong iniisip eh, na kailangan natupagin na problema sa bahay. Yo, what's up mga katrapaps? Good morning po. Andito po ako sa dating Freedom Park or Old City Hall po sa Tagum City, na kung saan ay ginawa na po siyang iba. So binago na, nirenovate at naging Tagum City Historical and Cultural Center na po dito. So ito po ang makikita nyo dito sa likod. Dati po itong Freedom Park na kung saan ay malaki na ang pinagbago dahil sa renovation na ginawa. So dito po tayo. So for today's vlog ay mag-iikot lang tayo dito sa Tagum City, mga paps. So ito po ang makikita nyo dito, mga paps. Quick road trip lang tayo muna ngayon sa araw na ito, mga paps. So tara, ito po ang makikita nyo. So ayan, what's up mga katrapaps. Isang mapagpalang araw po, andito po ako sa sentro bahagi ng likod na bahagi ng Tagum City Historical and Cultural Center. So dati po itong Freedom Park, dito po kami dati nagpa-practice ng pagsasayaw noong unang panahon. So ito po, makikita nyo sa pagbabago at pag-renovate dito, mga paps. So ito na po, yan po ang dating Freedom Park na stage, Freedom Park stage na ginagawa namin praktisanan noong una sa pagsasayaw. Especially nakikita mo dito yung City Brothers, City Kids, na mga batikan na mga dancer dito po sa Tagum City. So ito po ang actual na makikita nyo dito sa amin, mga paps. So ganito nakalawak dito sa likod. Ang ganda ng pagka-renovate. And also meron din mga magagandang mga paintings doon sa likod sa may banana queue, o nagbibenta ng mga banana queue. So ito na po, kagandaan sa likod, mga paps. As you can see, malaki na pinagbago. So quick ride lang muna tayo dito around the Tagum City, mga paps. So tara, let's go. Gusto kong puntahan po yung pink na kalabaw, na kung saan nilagyan ng tela na pink yung famous na landmark dito sa Tagum City, mga paps. Yung kalabaw, malaking statwa ng kalabaw. So ganito po kaganda dito, mga paps. So pwede po kayong mag visit dito sa likod po ng Tagum Historical and Cultural Center. So ganyan po ka ganda ang dito, mga paps. So meron mga upuan, pwede kang mag-date kasama yung mga partner nyo o yung family nyo. Kasi maganda na yung pagka-renovate, pwede na siyang pasyalan ng karamihan, lalo na kapag gabi. Kasi po magaganda yung mga ilaw na nilagay po dyan. So tara, ito po ang makikita nyo sa Tagum City, mga paps. So pasensya kung hindi ako masyadong nakagagala ng malayo sa ngayon due to the situation po talaga. So meron lang akong mga isa't kalahating oras para gumawa ng vlog sa araw na ito. So tara, samahan nyo po ako sa aking simpleng quick road trip along the Tagum City, mga paps. So ito po yung Tagum City, sentro bahagi po ng Tagum City, mga paps. So ito po yung makikita nyo. And sa harap po ng Tagum Historical and Cultural Center ay ito din ang makikita nyo. Merong malaking nota na disenyo sa harap. So ganyan po ang makikita nyo dito, mga paps. So tambayan din yan, lalo na kapag gabi. Maganda yung mga ilaw dyan. Hindi na ako nakagala pag gabi dito. So someday makakapag vlog din tayo pag gabi. So yan, paps. Welcome po dito sa Tagum City. At ito naman po ang makikita nyo na
Tagum City Historical Center. Ito po yung harap. So sa loob po yan, mayroong critical studio. Kumbaga, pwede makagpanghal sa loob kapag mayroong mga occasion. So ganyan na po ang pinagbago dito. Malaki na po. At sa gilid po ng Tagum Historical, nandito naman yung mga banana cube. O yung mga saging snack-snack or pagkain dito sa gilid yan. Mga banana cube po yan dito. So yun po. Yan. Balik tayo. Inikot ko lang kayo, no? Parang timang. Wala akong magawa eh sa araw na ito. So, kailangan gamitin yung vacant time. Isa't kalahati o dalawang oras sa araw na ito para magawa ng isang simpleng vlog. So tara, bago tayo didiretso doon, malapit lang din naman yung may estatwa na talabaw na nilagyan ng pink na tela. Why is it na nilagyan po siya ng pink na tela? Dahil po ngayong Oktobre ay sinicelebrate or ginugunita po natin ang Breast Cancer Awareness. So, Women Breast Cancer Awareness. Kasi yun po ang ginugunita every October po dito sa Tagum City. At ito naman po ang trade center po namin. So dito din kami nagpa-practice dati ng sayaw. So ito po yung trade center po namin, mga paps. Ililibot ko kayo. So sa loob ay mostly makikita nyo mga binibentang halaman. So ayan. So dyan din yung trade center na pavilion. So parang merong event na gagawin ata. LYR, okay. Parang sponsor yata ng LYR. So I'm not quite sure kung ano. Oo nga, sa LYR. Ito LYR Bands. So yun. So LYR Battle of the Bands. At saka yung LYR Dance Contest. So sponsored by LYR. So yan, sa nung wala yan, yung mga halaman nasa gitna po yan. Marami po mga halaman na binibenta dito. So yun po ang trade center po namin. So dito tayo, ipapakita ko sa inyo ang yung famous na kalabaw dito sa amin. So yan din yung Solis Crab Store na kung saan dyan bumili si Kulas, si Becoming Pilipino, na mga gamit para sa kanyang bahay doon sa Katiil. So si Becoming Pilipino ay isa pong sikat na vlogger, Canadian vlogger na nandito po sa Pilipinas na nakatira. So yan po ang pink na kalabaw, mga paps. So kitang-kita nyo po ang laki po ng pink na kalabaw. So yan po ang famous na pink na kalabaw. Sobrang laki yan. So nalagyan po siya ng tela na pink para sa pagunita ng Breast Cancer Awareness sa buwan na itong Oktobre. So meron mga occasion or mga pasundayag na pagbuhaton sa Tagum City, lalo-lalo na October. Marami pong mga event na mangyayari. So hindi na tayo pupunta doon or papasok. So ganun po siya kalaki, mga katrapaps. Malaking kalabaw dito sa amin. So let's go. Dadaanan lang po natin. So ito naman yung pong Rotary Park. So yung pink na kalabaw ay nakalagay po siya dito sa Rotary Park. So yung Rotary Park ay still nire-renovate pa, pinapaganda pa kung ano ang makikita nyo dito someday sa Rotary Park sa amin. Ay ito po, along the Rotary Park, ang mostly na pinupuntahan dito is itong basketball gym namin dito sa Tagum City. Kasi ito po yung isa sa magandang covered court na basketball gym sa amin sa Tagum City. So ito naman po yung Kiranti Uno. Dito ako lumaki dati kasi nanirahan kami dati doon sa likod ng Kiranti Uno. So dito tayo dadaan. So dito kami noon nakatira.
sa Quirantidos. Dito Quirantio, no? Doon sa amin, sa may likod, Quirantidos. So, dalawa kasi yan, Quirantio at saka Quirantidos. So, dito ako tumatakbo nung una, nung mga elementary days. Kasi, dito pa pasok yung sa amin, sa likod po ng J.S. Gaisano. So, ito po yung J.S. Gaisano, sa likod po niyan. So, ito po ang isa sa lumang supermarket or mall dito sa Tagum City, ang J.S. Gaisano, mga kakatropaps. So, quick road trip lang muna tayo dito sa amin, mga paps. So, tara! And, yan po ang J.S. Gaisano mall dito sa amin sa Tagum City. Medyo may katagalan na po itong supermarket o mall na ito sa amin. Since hindi pa yata ako pinanganak, andyan na po yan. So, yan po ang isa sa lumang supermarket o mall na ngayon dito sa amin. And, yan din naman po ang Gaisano Mall sa Tagum City, mga paps. So, nilalagyan na ng ano, ng parang ang kanto dito ng bracket o yung batal na paglalagyan ng traffic light, tata. Siguro ba lalagyan po na siyang traffic light. So yan po ang G-Mall of Tagum dito sa amin, mga katropaps. Marami pong mall ang makikita nyo dito sa amin. And marami po din kayong pwedeng paggalaan dito sa amin, mga katropaps. So pasensya kung hindi man ako makagawa ng malayo ang vlog sa ngayon. Kasi nga meron tayong kailangan pang asikasuhin na problema sa bahay. So ayan, makakalabas nga ako ng bahay. Mataas na po yung 2 hours or 2 and a half hours. Kung susulitin 3 hours, uwi agad. Kasi nga, marami tayong iniisip eh, na kailangan natupagin na problema sa bahay. Lalo-lalo na po yung parents ko. Kasi walang maiiwan po sa bahay. Lalo-lalo na sa pagbubuhat ng papa ko na may stroke. So ayan, ako po yung naiwan bilang anak na mag-aalaga. So, yung mama ko, yun nga, meron din problema. May sakit. So, so much for that. So, kailangan magpatuloy, kailangan huwag mawala ng pag-asa. Kasi ako, napanghihinaan anak ko. Pero, patuloy pa rin sa buhay. So, sa paggagawa ng mga ganitong klaseng pag-vlog, motovlogging, medyo nare-relax at nakakawala din ng stress sa buhay. So, aside of it, meron din sa Tagum City na maraming mga kasa na mga sasakyan na makikita nyo. Nandyan po, halos kompleto na. Nandyan po ang Toyota Tagum, Ford Tagum, Mitsubishi Tagum, Hyundai Tagum, and ano pa. Marami na po kayong makikita dito mga kasa kasi almost kompleto na. Kompleto ricadas na po ang matatagpuan nyo dito sa Tagum City. So, puspusan pa po yung pagkukumpone ng kalsada sa ilalim po ng flyover kasi nga hindi pa siya tapos. So hopefully bago magtapos itong taon nito ay matatapos na po yung kalsada sa ilalim po ng flyover. So dito tayo, mga katropaps, let's go. So gusto ko munang mag-unwind kahit sandali lang. And dito tayo dadaan, pupunta tayo ng New City Hall of Tagum, mga katropaps. So, pwede tayong dumaan dito. Ano ba pag-uusapan natin habang nagmo-motor tayo along the way? Being a motor vlogger dito sa Tagum City, bahala na sila kung magugustuhan ba nila o hindi yung ginagawa mo. Ganun kalaki yung City Hall of Tagum. Ito po ang masasabi natin na isa sa pinakamalaking City Hall sa buong bansa. Ganyan siya kaganda dito, mga katropaps.